Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli, no, sa ating lahat. Especially po sa mga bago dyan at sa mga interesado sa cryptocurrencies at mga pwede po natin pagkakitaan through online. For this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo itong warning po sa mga iPhone and Android phone users. So baka po kasi isa tayo sa mga mahilig pong mag-download ng application sa Play Store, Google Play Store man yan or App Store. And hindi natin namamalayan na yung na-download nating application eh pwede pala maging way para manakaw yung ating information, mga private na conversation, pictures. And guys, in the future is pwede po magamit ng mga scammer yan para maloko tayo or ma-scam tayo. Alright, kaya very important at least meron tayong idea about this. Kaya naman sa mga interesado po dyan, tapusin nyo ang video na to nang sa ganon ay magkaroon po kayo ng kaalaman. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan dito sa ating YouTube channel, please subscribe and click the bell button na rin nang sa ganon ay araw-araw po kayo ma-update sa mga videos na ina-upload natin na pwede po makatulong sa inyo. Also guys, don't forget na i-like po itong video na pinapanood nyo. Malaking tulong po yan. Maraming salamat. And meron tayong Facebook page account. Ayan, Online Racketero. Pa-like and pa-follow na rin and you can message me here if may mga questions po kayo. Alright, and sa mga gusto pong mag-join sa ating raffle draw weekly po, meron tayong raffle draw na gagawin. So, 500 pesos for 2 persons ang gagawin nating raffle draw ngayon. And that is November 5, 2022, yung ating raffle draw. Alright, and para makasali kayo, ang gagawin nyo lang is manood kayo ng mga videos na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. At least 1 minute guys, no? Comment po kayo and screenshot. Alright, pagka screenshot nyo, i-comment nyo po yan dito. Alright, so no limit po yan. The more entry, the more chance na mapili, syempre. So kung marami kayong videos ko na pinanood, nag-comment po kayo, tapos nag-screenshot, i-comment nyo po lahat yan dito and isasama natin yan sa raffle draw sa November 5. Alright, and sa mga gusto lang naman to or interesado, ilalagay ko na lang po yung link sa description section. And now, balik po tayo dito sa mga application nga na kailangan po nating i-check or baka kailangan na po nating i-delete. So sabi po dyan, dangerous or the dangerous app managed to stick onto the Play Store and App Store. So Irish Android and phone users have been warned by Facebook of a data hack relating to around 400 application. Guys, imagine that, 400 application, ang dami nila. Facebook has discovered the apps that appear to be stealing private logins from smartphone users. So itong mga application na to is, ayan nga, ninanakaw nila yung mga password natin, information natin. These dangerous applications were found listed on Google Play Store and App Store marketplaces. The app have disguised themselves a popular services such as mobile games. Ayan, sa mga mahilig po dyan ng mobile games, check muna guys bago po kayo mag-download ng application na yan. And never po kayong gagamit ng mga information nyo or totoong information nyo kung magla-login kayo dyan. Or minsan kasi parang pinapalagin tayo gamit Facebook natin or mga Gmail natin. So gamit po kayo ng ibang Gmail, no? As in yung parang dami account lang sa Gmail o kaya dami account sa Facebook, pwede naman gawin yan. Yun po yung gamitin nyo, wag po yung totoong Facebook nyo or totoong information nyo. Photo editors, ayan, sa mga mahihilig pong mag-selfie-selfie dyan, mag-post sa Facebook, or mga videos na pinapost sa Facebook, syempre, kailangan natin ng editor dyan. So, may mga legit na editors, syempre, guys. Pero, ingat po kayo sa mga editors na makikita nyo lang sa Google Play Store. And baka, yun nga, isa po kayo sa mga mabiktima ng mga yan. And VNP services. Once installed, they are tried to access private data such as login details. Yan po ang ginagawa nila. So sabi dyan, when a person installs the malicious app, it may ask them to log in with Facebook before they are able to use its promised features, Facebook explained. So yun nga guys, so maraming mga ganong application ngayon na para makapag-login kayo sa kanilang application, parang pinoprompt nila kayo or prompt nila kayo na mag-login using your Facebook account. So, iwasan nyo to guys, no? Number one, iwasan nyo mag-login sa mga application gamit ang inyong Facebook. Lalong-lalo na kung you are using your real Facebook account. Alright? Kasi there is a danger na yun nga, manakaw nila yung mga details mo. Lalong-lalo na login passwords. And then if they enter their credential, the malware steals their username and password. So, ito yung ginagawa nila guys. Google and Apple have removed the offending apps from their marketplaces. However, anyone who has already downloaded the app
could be targeted. iPhone and Android users should check the full list of application here. So ito yung full list down ng application, guys, no, na kailangan po natin i-check. Baka meron po tayo ng mga ganitong application. So ayan po dyan, ayan, we identified more than 400 grabe malicious Android and iOS apps this year that target people across the internet to steal their Facebook login information. So ito, guys, ayan nga, ito yung mga sample for the photo editors, VPNs, phone utilities, mobile games, ayan, tapos health and lifestyle apps, business or ad management. So ayan po siya, mas marami photo editor talaga eh. So ito yung sample, guys, no, nakita ko actually. Wait lang ah, check natin. Hindi pinakita eh. Ayan po siya, guys, no, ang tagal lumabas eh. Ayan, ito po yung mga sample ng application. Ito, Dress Up Charming, tapos itong mga photo editor na to, Enjoy the Music. Actually, hindi nilagay kung ano yung pangalan ng application, pero nasa baba, guys, no, ang dami nila, mamaya basahin natin. But anyway, guys, no, ito yung kanilang ginagawa. No, they are encouraging you na mag-open ng kanilang account, yung application na yun, using your Facebook account. So guys, no, don't try to log in using your Facebook. So I think, guys, yung pinaka tawag dito, obvious talaga is yung walang ibang option kundi Facebook login lang. Alright, kasi meron namang, excuse me, meron namang iba na pwede kang gumamit ng application na yun, but you can register, no, gamit cellphone number mo or gamit Gmail mo. So, kailangan mag-register, mag-create ng sarili mo password. So, yun, pwede yun. May mga option na ganun. Pero ito, guys, no, na walang option, wag kayo dito, guys. No, wag kayo dito. Parang log in Facebook lang yung pinaka-option nila. So, hindi ka na nila binibigyan ng option. Sana all, no? Walang option. Pero, yun nga, guys, no, log in with Facebook lang. Log in to open. Facebook lang talaga yung option. Iwasan nyo to, guys. Alright? Itong klaseng application na to. So, ay nga, pag nagawa nyo to, let's say, isa kayo sa mga nakagawa nito, baka naalala nyo, guys, no, alalahanin nyo mabuti. So, reset daw or gawa kayo or reset, tama. Create your own or new password, guys, no, dun sa Facebook nyo. Tapos, enable two-factor authentication and we also encourage people to report malicious application that compromise Meta accounts to us through our data abuse bounty program. So, ito, guys. So, ito yung gawin nyo. Reset password. Gawa ng bagong password. And lagay kayo ng two-factor authentications. Alright? So, ito, guys, ang mga application. Okay, baka meron po kayo nito. Basahin natin isa-isa, guys, ah, para tawag dito. Magka-idea kayo. So, app name. Call Show Light. Ayan. Apex Race Game. Color Paper Show. Video Converter. Master. Ayan po yung mga tawag dito, website nila. So, check nyo na lang, guys. Aston, Photo, Cartoon, Photo Frame, PIP, or Collage Maker. So, ang dami, guys. Fortune Finder, Ads Manager, Ad Optimization, Social, Game, Unblock Website, Best Funcom, Psychology Facts, Cool Photo Editor, Ads and Page, Ads Pages Manager, Artun Photo, Text Camera. Ang dami nito, guys. So, syempre, hindi ko ito babasahin. Anyway, guys, no, ayan. Check nyo na lang kung nandito, isa po sa mga application nyo is nandito. Alright? So, ang dami nyan. And anyway, ilalagay ko naman po yung link sa description section, guys. So, check nyo. Baka na, meron kayong mga ganitong application sa inyong cellphone. Eh, ayan nga. Very delikado po. Right? Okay, guys? So, yun lang, no, ang gusto kong i-share po about this warning sa mga iPhone and tawag dito, Android users, Android phone users. Alright, so yun lang. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo. Thank you.